Warning number 22. Ang tungkol sa rosaryo. Sinasabi nila na ang pagrorosaryo ay isang pagninilay sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng tunay na Mesiyas na tinatawag nilang Hesus, at ganoon din ang buhay ng kanyang ina. Sa ngayon, ito ay binubuo ng tinatawag na apat na misteryo: ang tuwa, misteryo sa luwalhati, misteryo sa hapis, at ang idinagdag na misteryo ng liwanag. Ang lahat ng mga tinatawag ng mga pangyayari sa misteryo sa tuwa, lahat ay makikita sa bagong tipan. Ang misteryo sa luwalhati ay mula rin sa kasulatan maliban sa ikaapat at ikalima. Ang misteryo sa hapis ay hango rin sa bagong tipan. At maging ang mga idinagdag na tinatawag na misteryo ng liwanag ay ganoon din. Ang mga nakapaloob na dasal ay sinisimula ng dasal na pananampalataya ng mga apostol na ginawa ng bagong translation noong 2008 sa wikang English. Nakapaloob din dito ang Ama Namin, Aba Ginoong Maria o Hail Mary, ang Hail Holy Queen, at ang tinatawag na Salve Regina. Ang lahat ng ito ay sinasabi nilang maliwanag na biblikal o hango sa Biblia. Ngunit lingid sa kalaman ng marami at nakakalungkot isipin na ang tao ay dinadaya dahil ang katuturan ng tinatawag na Holy Bible ay minanipulang mula sa tunay na orihinal na kasulatan. Kinuha ang kwento ng tunay na kasulatan at pinalitan ng maraming mga salita ng mga paganong terminolohiya. Maging ang ibang mga pangalan ng mga kilalang tao sa kasulatan ay pinalitan din ayon sa nais nilang tawag. Ito ay matutunghayan sa truth about the Bible at ang ibang karagdagan ay nasa ang orihinal ng bagong tipan nga ba ay nakasulat sa wikang Griego? Kung ating babalikan ang misteryo sa luwalhati, ang Assumption of Mary ay malayo sa katotohanan na kanilang pinaniniwalaan. Kahit na ang naniniwala na kilalang personalidad at nag-aral ng kasulatan ay walang matatag na katibayan at hindi alam kung sa anong pamamaraan umakyat o iniakyat siya sa langit. Ang tanging batayan lamang ay ang salitang faith, ang tinatawag na pananampalatayang walang basihan ng katotohanan. Sa scriptural truth about the word faith, ang katuturan ng salitang ito ay ang paniniwala sa sinasambang tinatawag na diyosan ng pagtitiwala. Sa iniidolong ito ng mga sun worshippers na nagngangalang FIDES, dito sila nagtitiwala, kung kaya't ang pananampalataya nilang ito ay walang kredibilidad. Ang pagkukuruna kay Mama Miriam bilang reyna ng langit at lupa ay isa lamang ding maling katuruan. Ang pinagbatayan dito ay ang aklat ng pahayag kabanata 12 talata 1. Kahit na ipinaliwanag na ni Propeta Daniel na ang babae ay ang sambahayang Israel, ang araw at buwan ay tanda ng pagiging maharlika at ang korona ay ang 12 lipi nito. Sino ang tama? Ang interpretasyon ng simbahang katoliko o ang salita ng katas-tasang ama sa pamamagitan ni Propeta Daniel? Pilit nila itong iniuugnay upang magkaroon ng batayan ang paniniwala nilang ito, ngunit hindi nila iniisip na ito ay isa lamang pangitain. Ang konsepto ng pangitain, ayon sa orihinal na kasulatan, ay ang makita ang hindi pangkaraniwang kaganapan bilang katibayan ng hinaharap. Sa paniniwalang ito, ang interpretasyon ay hindi naayon sa maraming aspeto ng katotohanan, ngunit para sa kanila, ito ay katotohanang naganap na bagaman at maling interpretasyon nga at walang kumpirmasyon ayon sa kasulatan at maging sa kasaysayan man. Bagaman at matagal nang ginagamit ang salitang reyna at tinatawag siyang reyna ng langit kahit na walang ibang pinangahawakang katibayan, ito ay ipinahayag ng formal noong 1954 sa aklat ni Yermiyahu o Propeta Yermiyahu. Ang larawang ito ang tinatawag na reyna ng langit na kinapuputa ng kataas-taasang ama. Kung katotohanan ang pinaniniwalaan, sino ang may kredibilidad? Ang salita ng katotohanan o ang paniniwala ng mga ayaw sa katotohanan? Ang karagdagang mga impormasyon ukol dito ay nasa serye ng Scriptural Truth about the Image of Mother and Child. Suriin natin ang mga panalangin na kapaloob dito at unahin natin ang Apostles' Creed. Sa Scriptural Truth about the Apostles' Creed ay sinasabi na ang pagpapahayag na ito ng pananampalataya ay hindi para sa katotohanan, kundi para sa paniniwala ng mga sun worshippers. Ang mga naka-highlights ng mga paganong pangalan at mga terminolohiya ay isang napakalaking katibayan na sila ay hindi sa katotohanan. At sa mga kalapit na box na ito na nakikita,
ay ang mga nararapat sana mga pangalan at terminolohiya kung tunay ngang nagpapahalaga sa tunay na kataas-taasang malalang na pinaniniwalaan ni Abraham, Isaac, Jacob at Moses o Mashiach. Ang mga detalye nito ay nasa seryeng ito. Sa panalangin ng Hail Mary, ang mga salitang naka-highlights ay maliwanag na pagpapahalagang pagano rin na ang karamihan ay nasa panalangin ng Apostles' Creed. Maging ang pangalang Mary, hindi ito translation dahil ang pangalan ay maaaring may kahulugan ngunit walang translation. Ito ay isang alteration sa pangalan ng inang Miriam na ang layunin ay burahin ang tunay na pinaniniwalaan ng mga Nazarim o ng mga naniniwala sa tunay na Mesiyas. Ganoon din ang salitang grace na mula sa mga paganong sinasamba na may kaugnaya sa mga solar deities at ang impormasyong ito ay nasa scriptural truth about the word grace. Ang paghingi ng panalangin sa kanya ay isang hindi ninanais ng kataas-taasang ama. Malinaw na ito ay pagsangguni sa mga patay ayon sa aklat ng Devarim. Ngunit hindi sila papayag na si Mama Miriam ay patay kahit na ang paniniwala nila ay dogma. Sa isang hindi bayas na kasagutan sa kailaliman ng puso, sa tanong na kailan pa naging katotohanan ang dogma, hindi ba dito ay pagginusto na ang walang katotohanan ay katotohanan sa kanila kahit na wala na sa katuwiran? Ang isang delusyon, tayo ay naniniwala na si Mama Miriam ay dapat pahalagaan dahil siya ay naging kasangkapan upang tayo ay matubo sa mga pagkakasala, ngunit kinakailangan maniwala tayo kung ano ang katotohanan. Ang Salve Regina ay katulad lamang din ng iba pang mga panalangin dito, tulad ng Aba Po, na ang pinahahalagahan ay ang paganong paniniwala. Walang ibang Holy Queen o reyna ng mga nagpapahalaga sa sinasambang araw na tinutukoy dito, kundi ang ina ng San Dete na larawang ito na hinihingan ng mga panalangin, ang ina ng J.O.D. na maliwanag na pinaniniwalaan ng mga pagano, ang ina ng Kristo ang titulo ng mga manunubos ng mga pagano. Ang salitang rosaryo ay nagmula sa Latin na rosarium na nangangahulugang rose garden at ang mga panalangin ay garden of prayers para sa kanila. Ito ay mula sa pinagbungkus-bungkus na beads na material nito na mula sa wikang Old English na bede na nangangahulugang prayer. Ngunit hindi lamang mga Romano Katoliko ang may ganitong uri ng debosyon. Ang Eastern Orthodox ay mayroon ding version ng katulad nito. Ang Anglican ay mayroon din. Maging ang Hinduismo at Budismo, at ganoon din ang mga Muslim ayon sa kanilang mga katawagan. Ayon sa kasaysayan ng debosyong ito, ito ay nagsimula sa tinatawag nilang Santo Domingo na magpakita sa kanya ang tinatawag nilang Mama Mary noong panahong siya ay nakuma dahil sa pag-aayuno. Ito ay tinatawag niyang pangitain. Sa Merriam-Webster's o kahit aling diksyonaryo, ang katuturan nito ay bunga ng isang panaginip o di kaya ay supernatural. Ang supernatural ay ang kakayahang lumampas sa limitasyon ng tao na nagagawa ng sino mang may kakayanan ito tulad ng mga tinatawag na espiritista. Ngunit sa pangkaraniwang pangyayari, ito ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Ang panaginip ay bunga ng pangyayaring hindi sinasadya sa isipan sa ilang mga yugto ng pagtulog. Ang mga yugto ng pagtulog ay napakahalaga sa kahulugan nito dahil ang bawat yugto ng pagtulog dito ay ang pagtulog ng isang normal na tao. Walang sakit o karamdaman o di kaya ay dulot ng isang aksidente o di kaya ay gawa ng pangyayaring nakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Kung babalikan natin ang pangitain ito na kanilang sinasabi na simula ng debosyon sa Rosario, ang terminolohiyang pangitain na hindi angkop ayon sa pangyayari dahil siya ay maliwanag na nakuma o nasa estado ng pagiging kumatos. Matagal siyang nawala ng malay dahil sa pinsala sa kanyang utak bunga ng pag-aayuno. Kung kaya't ang terminolohiya ay guni-guni o hallucination in English. Ito ay ang karanasang bunga ng pangyayaring hindi umiiral. Oo, maaring bunga ng panaginip, ngunit panaginip ng hindi isang normal na estado ng isang individual. Sa kasulatan, ang hallucination ay ang salitang sower ng Hebrew Strong's 2114. Mula sa litrang sayen na nangangahulugang food, cut at nourish, na hango sa pictograph na piko o asarol, ang kakayanang magbungkal upang makapag-provide ng pagkain para sa ating paglaki. Ito ay naglalarawan ng isang proseso, kaganapan o pangyayari. Ang litrang wow na nangangahulugang add, secure at hook. Dito ay nangangahulugan ng pagliko o pagbaluktot na inilalarawan ng salitang hook. Ang litrang resh na nangangahulugang head,
first, top, at beginning. Sa gamit nito dito, ito ay ang paglalarawan ng first at beginning na ang katuturan ay ang pagiging baguhan o stranger. Sa kahulugan ng literal resh sa lumang Hebreo, ito ay wickedness. Kung kaya't ang katuturan nito ay ang pangyayaring baluktot na bunga ng wickedness or evil, ang kaganapang wala sa katotohanan o walang katotohanan na bunga ng pinahinang kalusugan ng isang tao na kagagawa ng isang demonyo, ang hallucination. Ayon sa aklat ng Ketuvim, ang kaganapang ito ay pagbabadya ng mga mapagdayang bagay o ang kahibangan. Ang kasaysayan na rin at ang mga terminolohiya at mga katuturan ang mga nagsasabi na ito ay wala sa katotohanan. Kung ito ay katotohanan, bakit tayaw ng orihinal na titulong Elohim para sa kataas-taasang may likha? Bakit tayaw ng tunay na pangalang itinakda ng Elohim para sa tunay na isinugong anak? Bakit tayaw ng tunay na titulo na may katuturang ayon sa kataas-taasang ama at ginusto pa ang hiram na titulong pagano? Bakit kinakailangan pang gamitin ang salitang may kaugnayan sa mga solar deities? Bakit tinanais pa ang katuturan ng isang kalipunan ay sangkot sa mga paganong iniidolo? Bakit tayaw ng tunay na katuturan? Bakit tayaw ng katotohanan? Bakit ninanais pa ang walang katiyak ang kaganapan? Bakit tayaw ng mga inilaan ng kataas-taasan? Dahil napakaliwanag ng kasaysayan mula sa isang nakumatos na ang pinagbasihan ay isang guni-guni ang tinatawag ng kahibangan. Tandaan natin ang ikalawang sulat mula sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 2, Talata 9 hanggang 10. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa mga nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas tulad nito. Ito ay maliwanag na pagmamalasakit sa paganong paniniwala na umiiral na hindi pa man isinilang ang tunay na Mesiyas. Ang pinagpatuloy ng tinatawag na world religions. Ang mga grupo o komunidad na mayroong partikular o detalyadong sistema ng pagtitiwalang may kaugnayan sa tinatawag ng mga solar deities. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.